Ito na yung nasa mga stop nila. So, check up na po ako. Mamaya na yan ng konti. Tapos, maybe 2:30 yung operation ko. Yan, ito siya. I'm very excited. Ang ganda, diba? Ang ganda here. Hello po. Andito na po ako sa clinic. Yan. Nakita ko siya sa damit. Ayan po. Ito, parating na si Doc. Si Doc yan. Ito ako magpapaganda. Magpapaayos ng ilong. Ito yung ilalagay sa ilong ko. Ayan. Para tumangos. Tapos kukuha ng balat dito sa tenga ko. Ay, ng buto ba? Hindi ko alam kung nilalagay. Yung tawag doon, kukuha dito sa tenga ko ng part. Tapos ilalagay sa ilong. Hello guys, nandito na ako tapos ng operation. Mag-iisa lang ako sa hotel. Ayan, dalawa yung bed. Ayan, overnight lang ako dito. Hindi ko kayang igalaw yung braso ko. Hindi ko kaya kastin. Kahit mag-toothbrush, kahit kaya. Nihatid pa nila ako dito sa hotel. Wala kasing sumama sa akin. Mahirap pero kakayanin. Ay. Mahirap magpaganda. Tikis ganda, grabe. Diyos ko. Salamat po sa mga nagpray para sa successful operation ko. Sana makarecover ako agad. Ito yung kami kong gamot. Ayan. So, parang belo po ito yung pinuntahan ko. Ibig sabihin sila yung pinakamagaling gumawa dito sa Taiwan. I recommend this their clinic. Ito yung mga gamot ko po. Ayan. Ito yung isasapin sa kilikili ko pag nagtatagos. Hirap, di ba? Hirap magpaganda. Ito yung clinic nila, CNB. Sobrang dami kong gamot. Ni pag open, hindi ko po kaya. Bukas, pag uwi ko sa bahay ni Lola, ni magsuklay, hindi ko po kaya. Bukas, pag uwi ng bahay ni Lola, magta-taxi ako, magpapahatid ako dito sa mga staff ng hotel para mag-taxi. Ayan, ka-ready na po yung
aking bed, dihiga na ako, pero hindi ko na po kaya. I need rest. Sige po, salamat. Salamat po sa lahat ng nag-pray. Bye. Ay, ituturo ko pala po sa inyo. Ito po yung inopera sa akin. Yan. Kasi yung napansin nyo palagi lubog dito. Lubog yung ganyan ko ngayon. Okay na. Medyo tumaba po ako pero mawawala yan after a week. Mawawala din siya. Kasi magapa ako dahil sa operation. Tapos yung braso ko po, yun ang pinopera ko. Bali, pinatanggal ko yung bilbil na napakalaki. Kasi kahit na mag gym ka, hindi siya liliit, lalawlaw palalo at pangit. So yun yung pinatanggal ko po, kasi yun yung advice ng doctor ko. Kasi pag pumunta ka doon, si doctor mismo mag-a-advise kung ano ang mas makakaganda sa katawan mo. So ang plano ko po talaga is ilong ko, pero 150k NT dollars. Tapos hindi kaya ng 2 hours lang. So I decided to another day, but maybe hindi ko na po itutuloy kasi ang sakit-sakit. Sa mga gustong magpaganda, pera lang po ang katapat ng lahat. Nahihirapan ako, pagod, pero kaya ko to. I know God is with me. Ang pangit-pangit ko. Ayan, hindi po ako makakaayos kasi wala po akong kabuhay-buhay ngayon. Nanghina po ako. So, I need to rest na po. At malalaman nyo rin yung result nito. Hindi pa agad-agad malalaman yan kasi bago pa lang. So, maghihintay ng week or a month para makita yung final result na talagang maganda siya. So, hindi ko po pinagsisihan yung ginawa ko kasi kagustuhan ko po ito. At alam kong nandun ako sa doktor na magaling. Kumbaga siya yung si Belo dito. Kasi napakamahal po. As in, 58,000 po yung computation ng 58,000 NT dollars po yung computation ng aking operasyon. Mukha ko at saka po ito. Ito yung guhit ko lang po yan, ha. Yun lang yun. May tinanggal dito sa braso ko, tapos inilagay dito sa aking para mawala yung lubog ng mukha ko. Kasi yun po yung nagpapatanggal ng confident ko. Yung pagngiti ko, lumulubog siya. Lumulubog siya dito. Kaya hirap na hirap akong humarap. Humarap sa camera, humarap sa vlog. Sabi nila, wala namang problema sa akin. Kaso hindi ko alam bakit napaka lack of confidence ko po. Lack of confidence sa sarili, ganun. Lahat naman tayo may mga insecurities, di ba? So, yun yung insecurities ko sa sarili ko. Nakikita ko pero hindi nakikita ng iba. So, hirap na akong maghawak. Kahit maghawak ng cellphone, hindi ko kaya. So, hindi ko po ito sinabi na gawin nyo rin. Ito po ay aking kagustuhan. At pinag-isipan ko po ito. Well, dun sa operation ko, sa oras ng operation, nakailang ihi ako dahil sa kaba. Pero, after nun, may in-injection naman na pang-anesthesia at saka pang-patulog. So, nakatulog po ako. So, maybe after 2 hours, mahigit, nagising ako, okay na lahat, tapos na. Wala na, okay na. Hindi ko na kayang bumangon, hindi ko na lahat kaya. So, they assist me hanggang dito sa hotel. So, nag-iisa po ako, wala pong sumama. Yung kausap ko po nasasama sa akin, hindi po siya sumama. Eh, siya lang yung ini-expect ko, kaya okay lang naman po. Ay, kaya naman. Malakas naman ako. Ganun naman ako kalakas sa nasa taas. At hindi ko po ito, I mean, kung kayo po ay kontra sa ginawa ko, hindi ko po kayang i-please. So, this is myself, this is my life, so wala na po kayo doon. May pera po ako na panggamit, kaya I can. So, this is the power of money. Thank you po, pasensya na po sa mga
nagtatanong, hindi ko kayang sagutin pa ngayon. So, after my recovery na lang po. And then, sa mga magiging basher ko, alam kong marami akong basher na magkakaroon ng basher dito sa nangyari sa akin, sa operation ko. So, wala na po kayong pakialam. Hindi ko po hinihingi sa inyo kahit na piso. This is myself, this is my plan. So, please respect. Thank you. God bless you.